Sa punto pong ito, makakapanayam naman po natin si NCRPO Police Director Leonardo Espina. Magandang tanghali po, Police Director Espina. At Happy New Year po sa inyo. Happy New Year po. Magandang tanghali po, Mr. and Mrs. Espina. Salamat po. Kumusta po ang pagbabantay ng kapulisan sa Metro Manila sa pagsalubong po ng bagong taon? Well, naging busy po tayo, no? Buong business already counting 3 days. Mm-hmm. And tried all the best effort. Pagkuha ng mga illegal firecrackers, pagkuha po, pag-aresto ng mga taong nagtitinda ng bawal, ano, o kaya yung mga hindi autorisadong mga vendors, etc. Tuloy-tuloy ho ang pag-ikot. Well, we can say that my men exerted all the best efforts they could. Mm-hmm. General, nakita po natin na talagang mas pinaigting nyo pa po yung mga hakbang ninyo. Nakita rin po natin yung pagsaselyo sa mga baril ng mga kapulisan. Ano? Pero sa kabila po na ito, ay may naiulat pa rin pong nasawi at nasugatan dahil sa ligaw na bala. Meron na po bang ulat kung ito po ay galing sa isang pulis o sa civilian? Alam niyo, continuing yung investigation niya, no? We treat all incidents as crime. Mm-hmm. Mga stray bullet. Lalo na ho yan. Ang latest counting, nasa 20 eh. Now, importante ho, ang inatas ko sa aking lahat ng mga commanders, pumunta kayo doon mismo sa crime scene. At tignan nyo, kung kunwari, ang isang bahay ay tinamaan sa bubong, kung tumagos yan sa kisame, etc. Pag-aralan nyo ang trajectory. Anong bala yan? Kasi pala, may makikita ka ng kapasidad o capability nung baril na ginamit eh. Kung 38, malapit lang yan. Kung M16 yan, siguro mga more or less, mga kakayanin yan, 1 kilometro. No? Now, saan ang galing most probable na direction yan? Ang bottom line dito, gagamitan nyo ng siyensya kung saan nagpaputok. Sino ang nagpaputok most specially, most important din. At saan galing yan? Kasi may IDs naman ho kami, yung ballistics examination. Mm-hmm. At titignan ho natin sino may mga baril doon sa lugar na yon. Kay Luz, kay Lisensyado yan, kay kung sino man ang may-ari niyan. And we will proceed against him. Kung makukuha ka agad in a matter of 1 to 2 days, malalaman ka agad po sino. Then we will inquest him. We will arrest him. File case immediately. And I'm monitoring all these investigations individually. Pinupuntahan mo namin lahat ng mga naging biktima nito at pinag-aaralan ng gusto. Kasi collation of evidence ito, we have to have yung enough and substantial evidence against persons we accuse in court. Mm-mm. So maganda pong malaman na sinasabi niyo po mas madali na nating malalaman. Ano? At yung laki ng posibilidad na talagang mahuli itong salary na ito. Yes, yes. It may be difficult. No? Hindi ho kasi ganyan kadali yan dahil lumipad yung bala eh from on, in the air, no? At pumatak dun sa isang lugar. Hindi ho yan katulad nung kasong nakita may bumaril, tinamaan yung isang tao, etc. Ito po'y pag-aaralan natin ng gusto. At it may be difficult but it is not impossible. Mm-hmm. We will do this. As much as we could. Base po sa pinakahuling tala ninyo, nadagdagan po ba ang bilang ng mga krimen at biktima ng mga ligaw na bala? Alam nyo, itinanong ko na ito, continuing yung assessment, pero alam nyo, ma'am, one incident is one incident too many. Mm-hmm. Kaya ikumpara natin kaya bumami to, kaya bumaba. We are reckoning with the incidents now. And I'm more particular about who fired that shot and for him to go to jail. I'm very, very particular about that. Opo. General, gaano po kalaki yung posibilidad na pati ang mga baril ng mga civilian ay maselyuhan din sa susunod na pagsalubong ng bagong taon? Kasi nakikita po natin talaga yung efforts ng mga kapulisan at maging ang mga security guards, eh talagang sineselyuhan na rin po. Paano po yung sa mga civilian naman? Siguro, you're referring to yung mga license, ano? Mabanggitin ko kay CPNP General Director General Alan Torisima. Mm-hmm. All right, marami pong salamat NCRPO Police Director Leonardo Espina at Happy New Year po sa inyo. Thank you.